المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ang kahulugan ng huling ikasampung bahagi ng marangal na Quran, Surah Al-Fatihah, ang panimula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Si Abu Sa'id bin Al-Mu'alla ay nagsalaysay, habang ako ay nagdarasal sa loob ng masjid, ako'y tinawag ng sugo ng Allah, ngunit ako'y hindi agad nakasagot. Pagkaraan, siya ang sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, di ba ang Allah ay nagsabi, tumalima at sumunod sa kanya at sa kanyang propeta kapag tinatawag ka? Pagkaraan, siya ang sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, tuturuan kita ng isang sura na siyang pinakadakilang sura sa banal na Quran bago kalumisan ng masjid. Hinawakan niya aking kamay. At nang siya'y papalis na ng masjid, ako ay nagtanong sa kanya, o sugo ng Allah, di ba sinabi mo sa akin na tuturuan mo ako ng isang sura na siyang pinakadakilang sura sa loob ng Quran? Siya ang sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ito ang Surah Al-Fatiha. Ang Surah Al-Fatiha ay tinaguriang As-Saba Al-Mathani. Ang ibig sabihin, pitong talatang paulit-ulit na binibigkas. Ito rin ay ginagamit sa pagsasagawa kung magbabasa ka sa loob ng pagdarasal. At ang dakilang Quran ay pinagkaloob sa akin. Fatihatul Kitab, ang panimula. Tinatawag ding ito Ummul Kitab, ang haligi ng aklat. Ito ay unang sura na isinulat sa mga sipi ng Quran. At ito rin ang unang sura na binibigkas sa pagsasala at pagdarasal. Si Ubada bin Samit ay nagsalaysay, ang sugo ng Allah ay nagsabi, sinuman ang magdasal, sinuman ang hindi magbasa ng Surah Al-Fatiha sa kanyang pagsasagawa ng pagdarasal, ang kanyang pagdarasal, ang kanyang pagsasala ay hindi tinatanggap.